kita ano talaga daw decision ma. Ikaw ang tatanungin ko, ano? Pag nandito ka na dito. Ayan, napapanood po yan dito. Ano? Kaya pag umuwi siya dito, ba? Uuwi ka talaga? Uuwi daw talaga siya. Ay, wala pong nagsasabi lang doon. Inaano lang basta yun yung violin. Sinasabi lang sa inyo may hindi makabasa. Siyempre, pero at least sinasabi sa inyo yung totoo. Sininita, gusto na rin niya umuwi dito. Ulit-ulit ko siya kahapon, alam, gusto mo na ba? Okay, uuwi daw siya. Kaya nag-decision sa inyo, uuwi na daw siya dito. Next year, dito na daw siya mag-aaral. Pagkakaintindi, mahili ni Nanay Lorna na. Ngayon ko yung ita, yung parang ako yung inaano niya. Tapos meron yung iba, ano, tama. Kasi pag dito yung nag-aaral, yung iba, mali. Oh, 'di ba? Samantalang inaano mo nga, dinidiscourage mo si Nanay Lorna. 'Di ba? Sabi mo pa nga, bakit? Ay, si Ninita pala nag-desisyon daw eh. Sabi mo, Ninita, 'di ba? Ano sabi mo? Nanay Lorna mo gusto, ikaw talaga. Pero pag siya daw po, gusto mo na talaga umuwi. Oh, ayan, kausap ni Daddy Paul. At napapanood mo. Ayan. Hello po, good morning. Magandang araw po sa lahat. At kami po ay uwi na po kami dahil uwi na. Magandang araw po sa lahat. Ayan. At ito naman dalawa po ni Russell ay ihahatid natin sa high school. Ayan. Malapit lang po yung dito. Idadaan lang namin itong dalawa. Ayun nga po. Ano, napanood po na ayan. Bakit daw po ganon? Sabi ni Mylene. Huwag daw po kayong ganon. So, kagabi po, napanood din po nung mga bata yung upload. Kasi habang nagpapahinga sila sa sala, may pinapanood din kasi silang vlog dahil syempre para ma-update din si sila doon sa kanila. So sumunod yung vlog ni Pugong Biyahero. So hindi na nila yun pinatay kasi nga syempre ando si Nanay Lorna at iniintay nga din namin yun yung desisyon ni Nanay Lorna na regarding doon sa pag-uwi po ni Ninita. So ang masasabi ko lang po, sana po hindi tayo nag-judge ng ganun kay Mylene, no? Sa totoo lang po, si Mylene po ay nasaktan, pero kinausap po yun ang kinausap kanina. Okay ka na, May? Okay na? Wala na po yun sa akin. Sana maintindihan niyo po yung paliwanag po nila. Ah, okay. Oo. So, ganito po yun. Ano? Si Mylene po, nung tumawag ang nanay niya, Sunday ba yan, Mylene? Opo. Oo, nung tumawag po si nanay ni Mylene, nagkataon si Nanay Lorna ay nandoon. Tama ako? O, kasi nando doon kami nung time na yon. At lahat ng pag-uusap nyo narinig ko na, pero ini-interpret mo naman kasi yung iba hindi ko nga rin maintindihan yung sinasabi ni Nanay Lorna. So bakit nakapagsalita nga si Nanay Lorna ng ganun? Ano yung sabi mo? Nangamusta siya, ano? Opo. O tapos nung nangamusta siya, ano sabi mo? Ano sinabi mo kay Nanay Lorna? Sabi ko po ano, si Ninita gusto na umuwi. Sabi bakit gustong umuwi? Ano ang sabi mo, Ninita? Bakit mo gustong umuwi, Ninita? Ano sabi mo kay mama mo? Doon na po ako mag-aaral sa amin. O, kahit ngayon po yan, tanungin ko, kahit anong pakiusap ko po yan doon na ano kinakausap namin, Ninita, kahit si Mylene po, dinidiscourage po talaga niya si Ninita. Ganon po din si Nanay Lorna. Dinig na dinig ko, ay nanay, ano tag mo kay Nanay Lorna? Yaya.
ay yaya, bakit ganyan? Huwag kang magdesisyon ng ganyan. Kasi ang sabi ni Mylene po kay Nanay Lorna, mas kawawa si Ninita doon kapag nandoon na siya sa atin, 'di ba? Oh, 'yun ang 'yun yung ang pagkakaintindi ko, dinidiscourage niya talaga. And then kinakausap niya si Ninita. Sabi pa nga niya, "Nako, wala na ako ditong kasama, mag-isa na lang ako." Kundi nandiyan si Russell, ang iniisip niya kasi dahil nga pinsan niya ito, sila yung magkasabay at siya yung lagi nag-guide kay Mylene. Parang ano nga po siya eh, nanay ni Ninita. Hanggang alam niyo naman po. Oh, yan, ganyan. Ganyan po yan, kaya lang talagang yung decision po ni Ninita, parang ang hirap pong pigilan. Dahil nga po si Ninita, sabi ko sa inyo, dahil late, no? Diba, Ninita, sabi ko pa nga sa iyo, hindi kita bibitawan hanggang hindi ka natututo. So, may natutunan naman po, may improvement naman po. Sinasabi kong totoo na nahihirapan siya, pero ginagawaan po naman natin ang paraan. So, siguro hindi niyo po din alam yung sa iba po natin, sa inyo po, sa mga kababayan natin. Maraming salamat po sa suporta, no? Na lagi niyong pagsubaybay. Pero yung alam po natin na sana hindi niyo po i-judge si Mylene, ano? Ang alam po natin ay ito ay binubuli. Binubuli ka ba ni Mylene? Pinagsasabihan ka ba niya ng pangit? O, yun naman po yung yun po yung totoo. Kasi alam mo ba, kahit si Mylene po nagsasabihin, ala nanay, paano na kaya si Ninita pag nandoon, kawawa naman. Eh yun nga eh, kaya nga itatanong natin si Nanay Lorna kung ano ang desisyon, bet ganon. So ako din naman, nagsabi din ako na bakit nga ganon ang desisyon ni Nanay Lorna. At saka ang sinabi ko na rin, dahil nakausap at napanood ko, so inirespeto nga natin yung desisyon ni Nanay Lorna at ni Ninita. Ngayon, ang sabi ni Nanay Lorna, kung ano yung desisyon ni Ninita. O ngayon, Ninita, uulitin ko ulit, tinatanong kita, buo na ba ang desisyon mo na uwi ka talaga sa Davao? O ayan, kaya nga sabi ko, diba, sa una naming vlog, balibalik ka rin ko po man si Ninita, yun po yung gusto niyang mangyari. Pero dinidiscourage po yan ni Mylene. Kahit pag natutulog sila, bago sila matulog, kinakausap po yan dalawa ni Russell, diba Russell? O, inaalala lang ni Mylene po yung kalagayan po ni Ninita. Ganun po ka po, suporta po si Mylene kay Ninita. Kaya sana po doon sa mga nagja-judge, no, pasensya na po, no. So hindi po ganoon ang pagtrato po ni Mylene kay Ninita. Alagang-alaga po ni Mylene yan, kaya nasaktan po siya doon sa mga nabasa nyo. Pero ngayon po, nakalma na po si Mylene, okay na, pinaliwanag ko. So sana hindi po ganon. Kasi po, ito po, tatapating ko na kayo. Si Ninita po talaga ay yung learning capabilities niyan ay hindi po katulad ng ibang nakikita ng nating bata. Hindi pwede natin siyang i-compare. Kaya nga, diba, ever since po sinasabi ko, si Ninita po unti-untiin natin, no? Unti-untiin. Hindi po natin pwede siyang biglain. Kasi pag binigla po natin ang bata, mas mahihirapan siya. Ito po ano yung, kumbaga, yung sa tatlong taon na itinagal sa, magtatatlong taon na po si Ninita, yung itinagal niya po dito sa amin. So, araw-araw po yung nakikita ko. Kung ano po yung learning capabilities ni Ninita, no, maging sa bahay, sa school. Kaya iba po yung treatment ko sa kanya, iba rin yung, kumbaga iba yung treatment natin sa way na pagsasalita, no? Nung una talaga sabi ko, ala bakit ganito ko i-treat si Ninita parang bata, no? Kasi hindi man ako psychologist po, pero sa dami na po din bata nating nahawakan, nakikita natin yung pagkakaiba. Kaya sabi ko, ay ganito pala siya. And then mayroon pong psychiatrist na tumawag po sa akin. So, ma'am, thank you po. Hindi ko na po matandaan na basta sa Taguig po yun. Sila din yung sabi nila nag-assess ng ganito. Kaya lang, syempre iniisip ko, pera din yun. Ano? Pera. So, wala rin akong kakayanan na pang magbayad sa ganyan. Kasi alam ko, mahal po ang treatment at matagal. At ito nga po, no, yung sponsor po din ni Mylene,
So bukod pa doon po, may mga na tumatawag po sa akin na ganito ang gagawin kay Ninita, na mga nasa abroad, nasa US. At isa na, at yung pong concern nating kababayan na nasa US ngayon, si Doc Lexi, no? Doc Lexi, thank you so much. So yun na po yung, yun po yung bagong sponsor ni Mylene, at isinama din po si Ninita sa allowance, no? May natatanggap po si Ninita din na 3,000 na galing kay Doc Lexi. Pero yung kay Mylene, hindi ko na sabi, mas malaki po yung natatanggap ni Mylene, kasi siya na, si Mylene po talaga yung kinuha niya na, na sila yung mag-i-sponsor hanggang, hanggang college si Mylene. So, sa madalit sabi po, no, na concern po sila, sila ma'am, tsaka po yung mother ni Doc Lexi, kasi nasa medical ano din po sila sa US, no? Ayaw nga po nilang magpabanggit ng pangalan. So, yung advice lang po daw talaga kay Ninita, kasi na yung pinag-aralan niya po yung behavior po ni Ninita, no? At mayroon nga pong problem tayo kay Ninita na hindi natin siya pwedeng i-compare sa mga normal na bata, no? Yung ganon. Kasi nga po, yung learning capabilities niya po, ay sabihin ko na po na ayoko itong sabihin. Pero, yun po yung, ang assessment po sa kanya ng psychiatrist, no? Talagang si Ninita po ay slow siya, no? Slow. So, alam niyo na po pag slow, kung ano yung tawag doon ng mga psychologist or psychiatrist, ayokong ako po yung sa akin manggagaling, no? At syempre masakit man sa kahit sinong magulang, yung iba kasi hindi nila accept yung mga ganyang capabilities ng anak nila. So sabihin ko na lang talaga in a nice way na late siya, no? Kaya sabi ng psychiatrist sa akin, kung yun ang gusto ni Nita, i-let it go natin. Kaya diba sabi ko sa inyo, baka emotionally magka-problema tayo kung pipigilan si Nita. Pero hindi po siya nabubuli, hindi po siya tinitreat ni Miley ng nadadown siya. Pinupush po siya ni Miley na matulungan, hindi po yung ganun. So sana po matigil po yung pagjudge niyo po kay Miley ng medyo nakakasakit na po talaga. Hindi lang talaga yung sobrang nakakasakit po ng damdamin ng isang bata din, at pwede maka-apekto po yun sa kanya. Kaya sana po maintindihan ninyo, no? Ganon din si Ninita. So hindi po tayo makakatulong, lalo kay Ninita, kung hindi natin aalamin kung ano yung problema niya. So kaya nga po, noong una, parang iniisip ko, bakit nagtatanong lagi ako sa sarili ko, bet ganito si Ninita, ganito. So nung nakausap ko na po ang isang psychiatrist at nasa yung ibang doktor na nagpayo sa akin, yun po yung treatment na gagawin natin kay Ninita ay matagal. At yung treatment po ni Ninita daw talaga ay matagal, kasi nga late siya. At uubos tayo ng malaking pera. Ay, wala naman po kaming ganong kalaking pera para ipag-ano at saka matagal na panahon, no? Alam nyo naman ang sweldo ng teacher, ano? Kaya medyo matatagalan po. Kaya siguro kung ano na lang po yung gusto ni Ninita daw po, irespeto natin para makatulong sa kanya. So ganun lang, kung ano lang po yung kakayanan niya talaga, so sa bahay sumusunod siya. So yun po ay pag uutusan mo po siya, halimbawa kung ano yung gagawin, sasabihan niyo po. Pero yung halimbawa yung kukusain niya na ano, hindi po yung katulad ni Mylene at ni Russell, no? Kaya ang sabi ko, huwag po natin i-compare. Yun lang po, at sana maintindihan niyo po. Maraming salamat po. Okay, thank you so much. Thank you for watching. Thank you for watching. Okay. Bye. Tara.